Magandang araw sa inyo, mga pards. So, ito na naman tayo. Isang araw na naman ulit dito sa Edmonton, Canada. Hindi tayo nakapasok sa trabaho ngayon, no? Bakit? Ito ang dahilan. Oh, no! Bigla na naman sumakit yung pa ako. Kasi nung nakaraang 2 weeks, na parang naunat ko yata ng masyado yung daliri ko. Parang gumano, no? Gumano siya. Napaganon ko yung naliri ko sa paa. Kumanon. So, sumakit siya. Parang na-spray, namaga. Less than 1 week lang gumaling na siya. Pero, kagabi, hindi ko alam kung bakit. Wala naman nangyari. Wala naman aksidente. Hindi ko naman siya na tapilo o ano. Wala. Bigla na lang sumakit. The same spot nung kung kailan ako na-injured. So, hindi ko alam kung yung dahil ba sa injury pa ba yan o dahil sa katandaan na. O baka gout na yan. Iba na talaga kapag tumatanda mga parts, no? Ang dami ng masakit sa katawan. So ngayon, dahil hindi nga tayo nakapasok sa trabaho, nagpaalam na ako, pupunta tayo sa clinic, sa family doctor namin. Pilipino yan siya, si Dr. Agustin. Sana nandun siya ngayon, no? Walk-in time kasi nila ngayon ng 9 a.m. eh. So subukan natin makapag-walk-in. Sana matanggap tayo. Buti na lang di, ano, hindi gano'ng malamig kasi hindi ako makapagsapatos eh. So, ay, sana wala rin pila. Hindi na tayo maka... Ay, hindi rin tumagal, no? Pinainit ko na yung sasakyan, so... Dala lang tayo ng salamay kasi medyo maaraw na eh. Ayan. Lalabas na tayo mga pards. Uy, 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 uy. Yeah. So, buti na lang meron tayong benefit sa trabaho natin, no? Mayroon tayong sick days. So kahit tayo makapasok ngayon, eh bayad pa rin tayo. Ayan, no? Hindi makapagsapatos mga parts. So ayan, sana hindi tayo madulas, no? Ay, ang hirap ng ganito, parang ang lumpo. Ay, mayelo. Hindi tayo madulas. Anak ko. Tingnan nyo yan, no, mga parts, oh. Paano, di ba, nung kahapon, ang init kahapon, yan, yellow yan. Oo, madulas yan. Ayun, yellow rin nandun. Pati dito sa sidewalk, no? Kailangan kong lagyan yata ng ano to. Lagyan ng ice melter kasi baka may madulas sa sidewalk natin. So, di ba, kahapon, medyo, tawag nito, umidid siya kasi naging, actually, kahapon, ang temperature is umabot ng plus 10, no? Yeah, plus 10. Parang spring na talaga. Actually, baka summer na nga yun. Plus 10 eh. Aray ko. Teka lang. Aray. Yan. Alright. So, grabe pahirap na. Ay, nako. So, kahapon nag-plus 10, no? So, natunog yung mga yellow, yung mga snow. Pagkagabi, nag-freezing temperature na naman. So, nag-negative temperature, bumaba yung temperatura. So, ayan, naging yellow yung mga daan. Kaya ito yung mga medyo delikado na daan. Kasi may madulas. So, maswerte pa rin tayo kahit papano ng mga parts kasi sa kaliwang pa yung injury natin, pwede pa rin tayo makapag-drive. Pero yung sakin natin na puro yellow pa. Yan. So, i-washer natin. Sana gumana. Kaya naman to. Yan. Alright. Alam niyo, parang bago ako nagkaroon ng sasakyan. Kasi first time ako nagkaroon ng sasakyan dito sa Canada, no? Hindi ko alam kung paano gamitin yung ano. Kasi umuulan nun eh, nung nagdadrive ako. Tapos biglang, alam mo yun, nag-fog yung windshield ko. Nataranta ako, kaya sabi ko, nako, paano ko kaya ano to? Pinunasan ko ng kamay, tapos ganun pa rin, sabi ko nagpapag pa rin, mas lalong lumalala. Wala akong makita. So yun pala, kailangan ko lang gawin is ilipat yung control ng blow ng hangin. So ito yun. Yan. So either dapat dito or dito. Nung ko natutunan yun, tumabi muna ako na tapos ginugol ko muna kung paano. Okay, so punta muna tayo ng clinic. So hopefully hindi mahaba pila nang sa walk-in at saka sana nandun si doktor. Ano tayo ng mapaparkingan natin dito?
mga parts, dito na tayo sa clinic, no? Ayos. Ayun yung medical clinic natin. Yung Rutherford Gate Medical Clinic. Wala si Doc Agustin pala ngayon. Every Wednesday pala siya day off. Nagpa-book na lang tayo ng appointment bukas. Meron pala tayong hulog na sulat. Kasi dumating na rin yung bagong contract ng pangatlo kong anak sa FSCD. So FSCD yung ano, parang ano ba yan? Family Support with Child with Disability. Yan. So yan yung bagong contract niya. So kailangan natin i-send para mapirmahan din nila. Okay, so siguro dahan na lang tayo ng post office. Ihulog natin yung sulat. Okay, dito na tayo sa may Shoppers Drug Mart. Dito na tayo sa Phil Post tuloy. Pilipinas lang, no? Dito tayo sa Canada Post. So, yung mga Canada Post ngayon, no? Bihira na mayroong standalone na store. Usually, nasa, ano sila, nasa may grocery. Or katuloy nito, nasa drugstore na lang sila. Ray, sakit. Ay. sakit mga parts, pero okay lang. Konting lakad lang. So dito sa Shoppers, no, mayroong ano, pag gusto mo makuha ng blood pressure mo, mayroon silang machine dito. Yan, no? Dito tayo sa Canada Post. Kaya nahulog na natin yung package, yung sulat natin. Dito sa Canada, especially dito sa Edmonton, yung pagbibili kayo, mag-shopping kayo, yung mga price na makikita nyo, halimbawa yan, no? Halimbawa ito, $7.99 lang, no? Hindi pa yan yung final price. I-add pa yan. Pagdating mo sa cashier, may i-add pa na GST o yung tax. So, dito sa Alberta, walang provincial tax, federal tax lang, which is only 5%. Kaya tayo pinakamura dito sa Canada. Kaya parehas kanina, no, nagulog ako. Kasi kailangan ko may tracking number eh. Charge na ako ng $11 something. Tapos ang nagbabayad na ako, naging 13 something na. Kasi nga may additional yung tax. Kasi naalala ko nung bago ako dito, no? Nasa McDonald's kami nun. Order kami. Sabi ko, ba't sabi $5 lang? Ba't naging ganito na? Ba't naging over $6 na? Hindi pala kasama yung tax sa display price sa menu board. Sakit. Sakit mga parts. Yung isang toilet namin, hindi umangat yung tubig sa tangke. Ang problema yata is yung tao ba doon, yung filler or yung fill valve ba, yung nagdadala ng tubig sa tangke. So palitan yata yon. Ngayon, umorder ako kanina online sa Home Depot. Tapos nag-email sila ngayon na ready na daw for pickup. So, yeah, daanan na rin natin para isang labasan na lang at nang maayos na rin natin yung toilet bowl natin. Okay guys, no, dito na tayo sa Home Depot. So pick up yung in order natin, no, hindi na natin kailangan pumasok ng store. So yun ang maganda kasi masakit yung paa natin, bro. Hindi na natin kaya maglakad papunta dun. So ito yung curbside pickup parking lot. So sundan lang natin yung instruction. Ang sabi is sa email, kasi nag-email sa akin, no. Ayan. So tap lang natin ng I'm here. Curbside, where niya? Curbside na lang. Yung parking spot natin is 91. Kailangan pa talaga yung vehicle model. Hindi na lang, dapat kulay na lang sa sakin, di ba? Ba't kailangan ng vehicle model pa talaga? Ayan, no? So, nilagyan na natin yung parking spot natin, which is number 91. Yung model ng sakyan, tsaka yung kulay ng sakyan, sabit natin. Ayun, okay, receive na daw. So, in progress na. Okay, so hintay-hintay na lang tayo dito. Parang hindi naman matagal, no? O, yan. Nahatid na sa atin yung ano. Na-order natin. Yan. Tatlo na binili ko kasi nakasale eh. Para may reserva yung kada toilet natin sa bahay. At least marami tayong nagawa, no? Kahit wala si doktor. Sayang. Okay. Head home na tayo. So, yan mga parts. Nakauwi na tayo. Kailangan natin lagyan ng ice melter yung yellow dun sa may sidewalk. Pasok lang natin itong gamit at babalik ako sa garahe. Nakuha tayo ba? Ayan. Okay. Isaboy lang natin doon sa may yellow para walang may maaksidente. Ayan, no? Isaboy lang natin dito. Delikado to. Baka maamultahan pa tayo. Sana wala namang may maaksidente, no? Ayan, okay na yan.
parts now, sa pamilya namin, importante yung printer. Ito yung printer namin. Kasi nga, marami mga papeles, lalo sa mga bata, na piniprint ni scan every week, every month. Kahapon, akala namin, dedo na yung printer namin. Kasi ayaw na mag-print eh. Ayaw na mag-print, yung scanner lang gumagana. Pero mas kailangan kasi namin yung printing na function niya. So, ginawa ko na lahat. Tinanggal ko na yung cable. Nireinstall ko yung drive. Yung driver sa computer. Ayaw pa rin. So, ito yung model ng printer namin lang. Yan, HP OfficeJet Pro 6968. Baka lang may kapareho tayong model dyan na mga nanonood. So, kung nagkakaroon ni kayo ng error, sinasabi ng printer na printer error. So, ang ginawa ko is ni-reset ko lang siya. Kita ko sa inyo paano ko na-reset. Yan. So, ito lang nakita niya yan. So, punta ka ng settings. So, baba ka ng printer maintenance. Tapos, restore. Ayan. Yung restore factory default. So, hindi ko napipindutin, no? Kasi ginawa ko na eh. So, na-restore. Restore lang natin. So, ito yung toilet namin, no? Yan nga. Ayaw umangat ng tubig. Tingnan mo, konti lang ng tubig. Hindi siya umangat. So, ito yung tinatawag natin na ito yung toilet fill valve. So, ito yung kailangan natin palitan, no? Dati, ginaganito ko lang yun. Bigla nang umaangat na yung tubig, eh. Ngayon na, ayaw talaga. Tsaka, maririnig nyo yung, ano, yung hiss nung may marinig kayong hiss ng tubig eh. Yan, ibig sabihin, nagtatry yung tubig na pumasok or umangat. Kaya lang, may diferensya na nga sa dito sa fill valve natin. So una, patayin mo natin yung water line. Dito sa baba, tagalin natin yung hose yata eh. Hello? Ang ingay ni Anna. Say hi, hello. Hello? So yan, may katulong ako dito ngayon sa aming princess. Ewan ko kung tutulong ba yan o magugulo. Lagay ka lang ang tabo para pag matanggal na natin to, hopefully masalulo lahat ng tubig nyo sa tabo. So, i-twist lang natin to. Yan. Tanggalin natin. Yan. So, tanggal na, no? So, kailangan natin ng adjustable wrench, no? Para matanggal yung lock dun sa ilalim. So, unfortunately, no, mga parts, hindi kumasya to dun sa screw. Nasa pinakamaluwang na to, pero hindi pa rin kumasya. So, gamitin natin ang vice grip. Sana gumana na to. So, ayan, natanggal na. Lumuwang na rin. Yan. Ito, nagpahirap sa atin. Sure din nyo lang na may tabo kayo or pang salo dyan. Ayan, oh. Ay, mapupuno pa, mapupuno. Ito muna natin. Ayan, inangat ko na ito. Ayan, tinanggal ko na ito. Kaya yung remaining na tubig, nahulog na doon. Alright, ito yung luma natin. So, kailangan ng palitan, dispatch na yan. So, binuksan na ni Princess Yana yung bago natin. Siya na nagbukas eh. So, ito na yung bago nating valve, filler valve. Yung hose. Tapos yung clip. Tsaka yung, ito mas madali nang tanggalin to kasi ubitin niya. Hindi na siya kailangan ng wrench. So, suot mo lang doon sa butas doon. Yan. Secure na natin to sa ilalim. So, wag muna natin higpitan, no? Ito yung hose niya. So, pwede natin siya kabit sa clip. Kabit natin ito, dito. Ayan. Kabilang dulo. Ayan, dito. Alright, nakabit na. Tapos itong clip, dito lang yan. Clip lang natin dito. Sa tubo na yan. Ayos. Ngayon, i-adjust natin itong valve. Taas natin ang konti. Line lang natin pataas. Ayan. Okay. Dapat 3 inches daw yung dulo galing dito. 3 inches ang diferensya. Tinatansya ko na lang. Tansya meter na lang yan. Ayan. Okay na yan.
Tapos higpitan na lang natin sa ilalim para hindi na siya mag-wiggle-wiggle. Higpitan na lang natin ito. Ayan, so mahigpit na dito sa ilalim, no? Nakahigpitan na natin. Hindi na siya masyadong gumagalaw. Kasi babalik na natin yung ating line, yung water line nito. So ibalik na natin siya dito. Okay, so nakabit na natin yung water line natin. Ngayon, buksan na lang natin. Tanggalin mo natin itong tabo. So buksan na natin itong valve. Ayun. O, diba? Tingnan natin kung nakangat siya. Ay, wait lang. So, kailangan pala natin itong ilock dito, no? Para hindi gumagalaw. Itong puti. You know? Ito. Kailangan ibabawa natin doon para lock siya. Hindi siya mag-adjust na. So, naibaba ko na ito. O, lock mo siya. Hindi na siya angat. Bababa. Okay. Iwan na rin natin ito, big. Ayos. So, success mga pards. Oh, pwede na tayo mag-tubero. Speaking of tubero, malaki sahod ng mga tubero dito sa Canada, no? Ang napapansin ko lang, no, dito sa Canada, so yung mga labor-intensive na trabaho, mas malaki ang sahod dito. Like mga construction workers, tubero, carpintero, malalaki mga sahod dito niyan. Sa atin sa Pilipinas, di ba, parang napakalit ang sahod nila. So, yeah, dito, napakalaki ng mga sahod na mga yan. Talagang kumikita ng malalaki mga yan. O, oh, yan. Ito, oh, napuno na. Napuno na yung tangke natin. Ayos, success! Lalagyan natin ang yellow yung paan natin para mabilis gumaling at makabalik na tayo sa trabaho. Kasi mahirap din kapag maubos natin yung sick days natin, January pa lang. Matagal pa, matapos ang taon, baka maubos agad yung sick days natin, di ba? Okay, so ingat kayo parate. At saka kung may time kayo, subscribe naman kayo dyan. Okay, so mga parts, bumalik tayo kinabukasan, no, kay Doc. Namiss pala namin na magpa-annual check last year, no? Nalaman namin kay Doc kasi yung last check-up pa pala namin, 2022 pa. Usually kasi annual kami nagpapacheck every year. So yeah, binigyan niya ako ng pangtanggal ng paga sa paa ko. So subukan ko daw yan. And then binigyan niya rin ako ng laboratory requisition para sa annual check natin. So, binigyan niya na rin ako ng requisition ni Mrs. No? Kasi parang hindi na daw siya pumunta dito kahit wala siya dito. So yan, dalawa na kami magpapa-annual check. So tapos si Mrs. dahil nasa 40 na rin siya, binigyan na rin siya ng pwede na daw siyang magpa-mammogram. So para ma-check kung may breast cancer ba or something like that, no? So yan, dito na rin yung requisition form. At yung huli is yung CPAP machine natin. Yan. Kasi yung CPAP ko sira na, nag-leak na ng tubig eh. So gumagamit tayo ng CPAP, no? Kasi malakas yung hilig natin kada gabi. Meron tayo tinatawag na sleep apnea. So yan, nakakatulong yung CPAP kasi pag ginagamit ko yung CPAP, parang mas maganda yung gising ko sa kinabukasan. Tapos masarap yung tulog dire-diretso. At syempre, hindi lang ako sasarap ng tulog pati si Mrs. Kasi hindi na siya may istorbo sa mga hilik natin. So yan, successful tayo for today. So malamang magtataka kayo or magtatanong kayo, no, kung magkano kaya abutin ng lahat ng to. Sa totoo lang, maglalabas lang yata ako ng pera dun sa prescription ko sa pamamaga. Kasi sa trabaho natin, meron tayong medical insurance, no? So sagot nila yung 80% ng lahat ng mga gamot na kailangan natin. So yung 20% ako na magbabayad. So yung 20% nung gamot na yun, ako na magbabayad. Pero yung sa mga laboratory natin, like yung sa mga blood tests, saka sa mammogram ni Mrs., actually wala tayong babayaran yan. Kasi sagot ng Alberta Health yan. Ganyan kaganda ang healthcare dito sa Canada, no? So walang gastos yun, libre yun. Pero yung isa pang prescription natin, yung sa CPAP natin, ito kasi ganun din. So 80% din sagot ng insurance natin sa trabaho. Pero yung 20% ako ang gastos. So alam niyo ba magkano ang CPAP? Alam ko nasa mga $2,500 yan. So kung tamang pag-compute ko, ha, 2,000 ang sasagutin ng insurance company. Tapos ako pa magbabayad ng 500, di ba? Pero dahil sa meron din tayong tinatawag na health spending account, kasama rin yan sa insurance natin sa trabaho natin, yun ang gagamitin ko para pambayad sa 20% na ako ang sasagot. Ibig sabihin, wala tayong gagastusin. Yung nakagandahan ng may magandang health insurance sa trabaho.
O paano mga parts, next time uli. Sa sunod ulit na vlog, kita-kita na lang, okay?